It's gonna be an exciting day today because the three ladies of this family will be going out for a challenge. We will be doing a 100 dirhams challenge. Kasha kaya? Kasha kaya ang 100 dirhams for our food, for shopping, and for the things that we wanna do in the mall. We will see! Good morning po and welcome back to my YouTube channel. Oh my God, ang saya-saya ko po today kasi I've reached 126 na subscribers. Nakakatawa po kasi umaakit na po yung ating mga subscribers. And for those na hindi pa po nakakasubscribe, please pa-share po, pa-like and subscribe. Maraming salamat po. Faith about it, she was so excited. She thought that we will be having each one of us 100 dirhams. Sabi ko, no, we will be having 100 dirhams, 100 dirhams for the three of us. So ngayon 11 a.m. so we're going to Al Wada Mall kasi yun ang kanyang gustong puntahan. So we will see kung ang aming 100 dirhams will be enough for our lunch, for her jeans that she wanted to buy, for Kuya AJ's pasalubong na teriyaki boy, tingnan po natin, and for the chat time. Let's see kung kaya namin yung 100 dirhams po yun. Happiness everyone! Kaya natin to, girls! Okay, let's go! Bye-bye! Thank you. Bless us, we go as we go out today. Make our road safe in our car. And ask, O Lord, bless us this day in Jesus' name. Amen. Okay, we'll be successful to this challenge. Yung aming baby girl ay hindi nag-agree. Kaya siguro, ang gagawin natin titaan, ang strategy natin, tayo ang kain lang natin 10 dirhams. 10 dirhams. 10 dirhams at 10 dirhams. Tapos si Faith, she can choose na lang. Diba? Para cash siya yung 100. Magtitipid ang nanay at ang tita. Budget sa budget pa. Yes. So we're here nasa mall, nasa parking na kami, and until now we're discussing kung saan namin gagastusin ang 100 dirhams, kung paano namin siya mapagkakasya. Happiness everyone. Ay, ang sarap gumala, walang tao. Oo. Gusto namin gumala ng weekdays kasi walang tao. Oh, may tao man, hindi masyadong maraming tao. Wala tayo kasi sa The Deal. Sige. Hindi tayo. Sa The Deal, yung 100 mo, walang, hindi umaabot yun. Ay, si Brands for Less. Okay, sa Brands for Less, yun pwede tayo doon. Okay, pag ang 100 dirhams lang ang budget mo, huwag ka nang pumunta doon sa mamahali na shop. Nasa sa Bank Walmart, parang... Yes, Kuya, vloggers kami. And we're back. Yes! Yun na, nakat na yung aming 100 dirhams to 45. Alright. We have spent the first 45 dirhams of the 100 dirhams. Let's see for more. We're going home na kasi it's already 3 o'clock and medyo dumadami na ang tao. So we're going home na. Yay! And we're back home.
Nagawa po ba namin ang challenge? So ano po bang mga napamili namin sa 100 dirhams sa Alwada Mall? We roam around first, ikot-ikot, tingin-tingin, pero every time sinasabihan ako ni Faith, Mami, remember ha, 100 dirhams lang yung money natin. So kailangan control. You have to have self-control, Mami. Ang inuna ko po munang bilhin is yung pants ni Faith. Yung sa pull and bear niya. Kasi yan talaga naman ang purpose ng paglabas namin, yung kanyang pants. Kasi kailangan niya talaga to have a new pants. So, inuna ko muna po siya bago maubos ang isang daan kung saan-saan. So, let's see. Ito yung kanyang pants na napili. Kasi gustong-gusto niya to kasi stretchable. It's comfy daw to wear. So it's 45 dirhams. That's the first. And then, after that, pumunta po kami sa Brands for Less. Sabi ko nga, di ba, pag 100 lang ang pera, huwag pupunta sa mga mamahaling shops kasi baka matempt ka lang lalo. So go to the shops na magkakasya yung 100 dirhams mo. Brands for Less na po tayo. So, ito po yung aking unang nakuha sa Brands for Less. It's a hamper na 9 dirhams. Kasi yung aming hamper, medyo nagsasign na siya ng goodbye. So, bumili po ako ng bagong hamper, which is 9 dirhams. Dryer bodies. May nilalagay po sa washing machine pag nagda-dryer siya. This is 5 dirhams. Silicone funnel na 9 dirhams. Ginagamit siya doon sa mga pag naggagawa ng puto, yung mga mixture niya para hindi siya matapon kasi lagi ako natatapunan ng mixtures. Measuring spoon, isang set po siya na ml and teaspoon din siya. Tapos mayroon din siyang egg separator na when you separate the egg white and the egg yolk. This is 12 dirhams. Tapos, yung bites and pieces na sandwich cutter, it's 15 dirhams. And lastly, isa pa uling hamper na tignan 9 dirhams. Yan po siya. Design niya. Yun po yung lahat ng napamili ko sa pagpunta ko ng Alwada Mall. So ngayon, ang tanong, magkano ang naubos ko sa paglabas ko? Ang total po ng napamili ko is, so from Pull and Bear, I spent 45 dirhams. Sa Brands for Less, 60 dirhams. Sa aming lunch sa Jollibee, 58 dirhams. So, ang total po ng napamili ko is 163 dirhams. Over po ng 63 dirhams. So, I failed po the challenge. Hindi ko siya napagtagumpayan kasi na-over ako ng 63 dirhams. Sad, pero maybe next time I will be able to pass the challenge. We will all fail at some point of our lives. Failing is learning. It is an experience that will make us do better next time. Do not be afraid to fail. There are known leaders and kings in the Bible who failed, but the only thing is that they did not dwell on them. They learned from it and move on. We have to remember that if you want to succeed in life, determination and failures are part of it. What we should do is that when we fail, we get up and try again. Until we get it all right, until we become successful. David, as the man after God's own heart, even he himself failed. But the good thing with him is that when he realized it, he repented and moved on. God is good. He will be with us all the time in our journey, time where we fail and in time where we succeed. So if you fail this time, don't worry. Stand up, move on, and let that confidence in God help you succeed. We have to remember, God loves us so much. He loves you and me. Stay happy, stay blessed. Happiness, everyone!